Mga idol, ang isang bagay nga daw po ng problema ngayon ng kupunan ng Los Angeles Lakers ay ang kakulangan nila sa paglalaro mismo ng modern NBA offense. Hindi nga po nakakaalam. Ang nasabi ko nga pong opensa ay sa pamamagitan ng pag-focus ng kupunan sa paggamit nila ng small ball at pagtira sa 3-point line na sikat ngayon sa NBA. Ngunit ayon nga po sa sinabi ko kanina, yan nga po ang kahinaan ng kupunan. Pero dahil nga daw po sa isang skills ni LeBron James, kaya sila nananatili pa rin sa tuktok sa standing ng liga. At ito nga daw mga idol ang nagsisilbing solusyon sa mga hinaharap nilang problema ngayon. Ika nga'y ito nga daw ang kanilang alas ngayong season. Paano nga ba nila nasabi? Yan nga po ang ating aalamin dito sa ating bagong video mga idol. Tara, samahan nyo. Los Angeles Lakers. Sa wakas nga mga idol, pagkatapos nga po ng 6 na taong masalimuot na pangyayari sa kanilang prangkisa, sa ngayon nga po ay sila na ang co-owner na may hawak ng best record ngayong season sa NBA na mayroong 21 wins at 3 losses. Nakuha nga nila yan mga idol kahit na sa pagtungtong pa lang nila ng 2019 to 2020 NBA season ay halata naman nga pong may dalawa silang kahinaan sa kanilang laro. Ang uda nga daw po ay kakulangan nila sa floor spacing na naging resulta ng desisyon ng kupunan na gawing power forward ang posisyon ni Anthony Davis at sinamahan pa nila ito ng mga traditional na sentro o yung nagtratrabaho lang talaga sa ilalim ng basket. Siyempre, ginawa nga nila yan upang mapa-improve ang kanilang depensa at kita nyo naman mga idol na naging matagumpay nga po ang kanilang naging eksperimento. Ngunit, hindi lang nga yan ang kanilang kahinaan dahil sa pagpasok din nga ngayong season ay kulang rin nga po sila ng isa pang playmaker dahil sa pagkabigo nila sa pagkuha ng isa pang superstar guard. Pero nagawan nga nila ito ng paraan dahil nasa kanila nga po si LeBron James na naging solusyon sa kanilang mga hinaharap na problema. Pinagawa nga nila si LeBron ang isang bagay na siguradong hindi pa niya nagagawa sa kanyang buong career sa NBA sa pamamagitan ng pagiging niyang full-time point guard sa Los Angeles Lakers ngayon. At syempre, nagagawa naman nga niya ito ng napakahusay. Nakita nyo naman mga idol siya na humawak ng point guard position sa mga dati niyang kupunan na Miami Heat at Cleveland Cavaliers, pero iyon nga ay pansamantala lamang kung kinakailangan na talaga. At kung siguradong iba iyon kung ikukumpara natin sa ginagawa niya ngayon sa Los Angeles Lakers. Kahit ganun pa man, sabi ko nga mga idol, maayos niyang nagagampanan ang kanyang trabaho dahil sa kanya nga ay siya ang league leader na mayroong 11 assists per game at isa itong malaking impact kung bakit naitatago nila lang mabuti ang kanilang kahinaan. Kayang-kaya niya nga pong makita ang mga openings na hindi nakikita ng ibang mga players. Nagagaya rin nga po niya ang nagagawa ng mga elite playmaker na pumasa ng napagagaling kahit napakaliit pa ng opening. Dahil nga po sa mga rasong nabanggit, hindi na nga po mahalaga sa kanila ang paggawa ng spaces sa laro. Kaya kinailangan na lang nga nila ng isang primary playmaker upang makapag-create ng magandang tira. Sa kasalukuyan nga po ay ika-apat ang Lakers sa rankings pagdating sa opensa at pangalawa naman pagdating sa shooting efficiency kahit hindi nila na ginagamit ang ilang mga sikat na modern offense. Sa katunayan yan mga idol, panlima lang nga po sila ngayon sa NBA na may pinakamababang 3-point attempts per game at huli naman sila pagdating sa drives per game. Hindi rin nga po sila madalas gumagamit ng tinatawag nilang drive and kick offense na sikat ngayon sa liga, pero nakakapuntos nga po sila ng napakarami dahil sa husay ni LeBron James sa pagpasa o sa pagiging conductor ng team. Madali nga niyang naipapasa pabalik ang bola sa kanilang mga shooters. Mahusay rin nga po si LeBron na makagawa ng mga pocket bounce pass upang maparoll ang kanilang mga big men ng mas maayos. Ngunit mas marami naman nga po dahil doon ang nagiging margin of error ni LeBron James dahil sa isang pagkakamali lang nga niya ay resulta na agad sa turnover, o kung maging successful naman siya, mas mapapadali ang kanilang mga dunks at layups. Ganun rin nga po pagdating sa mga lob passes ni LeBron James. Kaya rin nga nilang talunin ang mga defenders ni Anthony Davis gamit ang kanyang mga lob passes at ika nga combination ng touch and eye na nagpapahinto sa mga nagbabantay sa kanila. Mas bumilis rin nga po kung inyong mapapansin ang mga kickout passes at mas tumatiming na rin nga po ang lob passes at mas progressive na rin nga po ang mga bounce pass ni LeBron James papunta sa kanyang mga teammates.
Kaya nangahulugan lang nga po na ang passing ability nga po ni LeBron ay napakahalaga sa team, especially kapag matindi ang depensa ng kanilang kalaban. Kung malalaman nga natin mga idol, ang plano nga po ng team last year ay i-destroy ang kanilang mga kalaban sa transition gamit si LeBron James at ang kanilang mga batang malalaro upang mapabilis ang tempo ng kanilang bawat laro. Ngunit mas maraming puntos naman nga po ang nagagawa nila ngayon kumpara last season, at isa nga po sa mga dahilan kung bakit namamayani pa rin ang Lakers sa Western Conference ay dahil sa tulong na ibinibigay ni LeBron James sa pamamagitan ng kanyang playmaking skills. So yun lang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, I'm your J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol at pindutin nyo rin yung notification bell button sa ating channel para wala kayong malampas ang mga videos natin dito. So yun mga idol, maraming salamat po sa panonood. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.